Kahit abala sa kampanya, sinasabay pa rin ni Mayor Isko Moreno Domagoso ang trabaho niya bilang alkalde ng Maynila. Pinuntahan niya kanina ang turnover ng bagong gawang pasilidad ng Universidad de Manila. Pero dahil kandidato sa pagkapangulo, di makaiwas si Mayor sa mga isyung konektado sa kanyang kampanya. Isa sa tanong, ang pag-endorso ng paksyon ni Secretary Alcusi ng PDP laban sa kampanya ni dating Senador Ferdinand Marcos Jr. Aminado si Mayor na kahit kasama ni Marcos Jr. ang malaking partido, hindi magbabago ang hirap ng kanyang kampanya. Hindi ako threaten, pero just to be fair to you, ay siyempre, lalong hihirap ang laban ko. Lahat ng krisis, pandemya, personal, nalagpasan ko. Kaya tingin ko naman, sa tulong ng Diyos at sa tulong ninyo, malalagpasan ko rin tong hamon sa buhay. At sa pagbabalik niya kanina dito sa Laguna, pinakita niyang hindi man siya i-endorso ng malaking partido, hindi siya aatras sa ambisyon na maging pangulo. Hindi minsan na sinabi ni Mayor Isko na hindi naman endorsement ng mga politiko ang maglulukluk sa isang kandidato sa pwesto. Mga butante, katulad nito, ang inaasahan niyang tutulong sa kanya hanggang sa halalan sa Mayo. Paniwala ni Mayor, karaniwang tao ang maghahatid sa kanya sa panalo. Ako'y umangat sa hagdanan ng politika for 24 years dahil ang nag-aakyat sa akin ay si ordinaryong Juan de la Cruz. While it is true, habang totoo na kailangan ko rin ng tulong ng iba, no? Ang importante, yung maraming tao, yung ordinaryong tao, sana tulungan ako. Tinanong na din ng grupo ang pambato ng Aksyon Demokratiko kung ano ang sentimiento niya sa pag-iwas ni Marcos Jr. nang tanungin kung babayaran ba ang 203 billion pesos na estate tax na utang ng kanilang pamilya sa gobyerno. Sana naman ma-realize po niya na katulad na rin na sinabi niya, if I may borrow his own words, sabi niya ni dating Senador Ferdinand Marcos Jr., ang kailangan natin ngayon ng tao daw ay trabaho. E kung ibabayad niya yung 203 billion, marami tayong trabahong may bibigay. Sa impormasyon na inilabas ng Aksyon Demokratiko, lumabas na base sa pag-aaral ng Philippine Statistics Authority, halos 60 milyong Pilipino ang masusuplayan ng tig-dalawang kaba ng bigas kada buwan sa loob ng isang taon kung babayaran ng pamilya Marcos ang higit 200 bilyong pisong estate tax. George Carino, ABS-CBN News, Laguna.